Yeah, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Ganun din po sa ating mga ka-business at sa mga ating mga ka-papi. Well mga kaibigan, una po sa lahat, pag-usapan nga po natin itong usapin patungkol po sa tinatawag na charity vlogger. Inuulit ko, disclaimer lang, ito pong paliwanag kong ito ay base po sa aking sariling karanasan. So yung mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Kaya lang po gusto kong ibigay sa inyo yung sarili kong karanasan. Dahil hindi din po ako mapanatag and related doon po sa binitawang sinabi ni Mr. Kabusiness na ayaw na siyang tawaging charity vlogger. Pero ang aking pong isishare sa inyo ay ang aking sariling karanasan. Bakit? Ako po kasi, from the beginning na nagawa po yung channel ko, itong Taong Gala, charity vlogger po ako. Nagkaroon lang ito ng pagbabago na naging reaction content siya nung nag-start akong gumawa ng mga reaction video, and then hanggang sa nakuha na ako as official reactor ng Ka-Business. Ngayon po, gumagawa pa rin ako ng charity vlogs, pero naka-angkla na po siya doon sa aking Facebook account. Doon na po siya nakapasok. Kaya nga lang, kung sisilipin ninyo, halo-halo na po yun. Ngayon, ano po ang gusto kong i-share sa inyo? Alam niyo po, ang pag-charity, tama po yung paliwanag ni Thinking Buddy. Kung atin pong puntahan natin yung isa pong reaction video ni Thinking Buddy, napakagandang paliwanag. Wala po sa YT ang tinatawag na charity vlogger. Ang charity vlogger, parang ano lang siya mga kapatid, para lang siyang title na ibinigay sa isang vlogger. Halimbawa, Miss Universe. So, dahil may title ka na Miss Universe, mayroon kang katungkulan gawin na nakabase doon sa title mo. Okay? Na kahit gusto mo nang matulog o kahit gusto mo nang magpahinga, hindi mo magawa dahil mayroon kang dapat gawin na nakaangkla doon sa title mo na susundan. So, yung tinatawag na charity vlogger, title lang po siya na ibinibigay sa isang vlogger. Now, dito po nagkakaroon ng isang problema. Katulad ko, nakaranas ako ng matsidhing problema. Bakit? Mula po nang pinangalanan akong charity vlogger, nahirapan akong ngampanan ang title na yan. Una, syempre, limitado ang aking resources. So may pagkakataon na hindi ko nagagampanan ang paggawa ng kawang gawa. Pero may mga taong pumupuna sa akin at nagsasabing, hindi ba charity vlogger ka? O bakit wala ka nang ginagawa ngayon? O bakit ganito? At kapag gumawa naman ako ng isang charity mission na kung saan nakabase lang sa kakayahan ng aking resources, kapag maliit, sasabihin naman nila, ay, gusto lang ng views yan. Kasi yung ginawa niyang pag-charity, ang liit naman ng binigay. Habol lang makagawa ng content. So, ako noon, nung ginagawa ko ang pag-charity, sala sa init, sala sa lamig. Again, title lang siya. Napakahirap po ng daan ng sitwasyon ng pagiging charity vlogger. Pero, kung atin pong titingnan, mga kaibigan, what if ituring natin ang isang vlogger na idol natin, iniidolo natin. Pag sinabi kasing ina-idolize mo ang isang vlogger, hinahangaan mo ang isang vlogger, lahat ng kanyang gagawing content ay pwedeng masuportahan mo. Masusuportahan mo. Tingnan natin mga kaibigan, isang example, si Kuya Bal. Kung mapapansin ninyo, ang kanyang vlog ay mayroon timang mga tinatawag na parang tili-seri. Eh, hindi naman yan pagtulong. Tili-seri. Kasi po, kaming mga vlogger, correct me if I'm wrong sa lahat ng mga vlogger, meron din po kaming tinatawag na breaker.
Ang breaker po, ginagawa mo yan kapag sunod-sunod na ang inyong content na puro ganyan, kailangan mong magsingit ng tinatawag na breaker para magkaroon ng buhay ang inyong pagbablog. Kasi di ba, kung puro pagtulong ka lang, kapag nakita mo ang isang charity vlogger tumutulong, intro pa lang, alam mo na, magbibigay ng bigas. Di ba parang ganun? So alam mo na, wala na siyang excitement. So ang ginagawa nun, naghaharang ka ng kumbaga breaker para maiba naman yung panlasa na ihahain mo sa tao. So maganda po ang mga ganyan na kung ang isang tao ay hinahangaan natin, ituring natin siyang idolo. Hayaan natin kung ano ang kanyang mga ginagawa, suportahan natin. Kung hindi mo man kayang suportahan ang mga video na kaya niyang gawin, edi pumunta ka doon sa video na gusto mong makita siya bilang siya sa ganung pamamaraan. Mainam po na may kalayaan ang isang vlogger gumawa kung ano po ang kanyang nais gawin. Una, mailalabas niya ang kanyang puso at damdamin doon sa vlog na gusto niyang gawin dahil masaya siya. Hindi katulad sa isang pagkakataon na tila pressure kang gumawa ng vlog dahil may title kang pinapangalagaan. At para sa akin, nauunawaan ko ang damdamin at saloobin ni Ka-Business. Sorry Ka-Business, natatakel ka sa reaksyong ito, it is because parehas tayo ng kalagayan. Pero again mga kaibigan ko, nasasabi ko yun dahil nararamdaman ko ang nararamdaman ni Ka-Business. Sa punto na kapag nagkukulang ka ng resources, ang hirap nun. Bakit? Nagtatalo ang inyong isipan, may longkang title as charity vlogger na kailangan gampanan pero kulang ka naman sa resources. So paano mo gagawin ang isang pagtulong o misyon? Unlike mga kaibigan na mayroon kang kalayaan, kung mayroon kang kakayahan, gika ano man yan, okay. Nung nag-uumpisa ako, ang saya-saya ko kaya. Bakit? Nag-uumpisa ako mga kapatid, 3 kilong bigas, sinusupot ko lang, umiikot ako, ibinibigay ko sa mga taong nangangailangan, ang saya. Wala pang charity vlogger noon. Pero nung nagkaroon ako ng title, na tinawag na rin akong charity vlogger, doon na ako nahirapan. Kasi parang pag magbigay ka ng 5 kilong bigas, parang hindi na yan sapat dahil may title ka na, kailangan ganito, kailangan ganyan. Paano po kung hindi nakakasapat ang revenue na ibinibigay, na nakukuha mo para mayroon kang ibigay sa tao? Nangyayari po ang ganyan. So sa ganang akin, lawakan lang natin ang ating pangunawa. Sa ganang akin, kailangan lang natin na i-expand ang ating pangunawa sa isang taong hinahangaan natin. Ang pinaka-importante, nakikita pa rin natin sa kanya yung ginagawang pagtulong ng base sa kanyang puso, ng base sa kanyang kakayahan, at base sa kanyang kagustuhan. Yun po ang pinakamasarap. Bakit? Dahil maibibigay niya ang tamang templa sa isang video na kung saan masaya siya, masaya ang manunood. Magiging kaiba po at magiging plastic po ang isang vlogger kapag pilit niyang gagawin ang isang bagay na hindi na po bukal sa kanyang puso. Doon po makikita, nasasabi natin, hindi siya totoo kasi iba po yung kanyang facial expression doon sa kanyang aksyon. Pero ginagawa niya yun dahil may title siyang kailangan gampanan. At yun po yung pagiging charity vlogger. Sa ganitong pagkakataon at sa ganitong paliwanag, sa ganitong naramdaman ko at pinagdaanan ko, nauunawaan ko ngayon si Ka-Business kung bakit ayaw siyang tawagin as charity vlogger. Sana po mga kapatid, unawain at lawakan lamang natin. Tandaan po natin, isa din po sa ina-advise ng YouTube is sabi ng YouTube, mag-search ka ng ibang mga klase ng vlog. Ina-advise yan sa amin, maghanap ka, mag-testing ka para hindi masira yung tinatawag na algorithm. Ina-advise po yan sa amin. At sa aking palagay, itong ginagawa ni Ka-Business ay kapartiyan ng paghahanap kung ano ang pwede niyang gawin. Tandaan ho natin mga kaibigan, ang sarap talaga kung ang isang vlog ay tinatawag na ako para sa akin kung ilalagay sa klasifikasyon na variety vlog. Nandyan na lahat, good vibes, prank, pagtulong,
Di ho ba? Nandyan lahat, kompleto. Ang saya lang. Nakaangkla kasi tayo sa isang tao na hindi dahil pagtulong kitang nakilala. So, hindi na ikaw ang dati kong kakilala. Mali po ang ganyan. Para po sa akin. So, sana po mga kaibigan, lawakan lang natin ang ating pangunawa. Bisitahin ninyo ang reaction video ni Thinking Buddy. Napakaganda po ng reaction na yan. Napakaganda po ng kanyang sinabi. At talagang, kumbaga, ay detalyadong detalyado. Ako naman po ang sinasabi ko ay nakabase naman po sa aking nararamdaman dahil nagkaroon ako ng karanasan sa pagtulong. Pero tandaan ho ninyo, hindi ko pa rin po winawaglit ang pagtulong sa ngayon dahil ito po ang hanap ng puso ko. Kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon at nakakaipon, doon po sa aking page, gumagawa po tayo ng mga pagtulong base sa ating kakayahan. Napakasarap po kung ang pagtulong ay ginagawa base sa ating kakayahan dahil bukal sa puso, nakakapagpasaya ka ng tao, tutuloong ngiti ang ipinapakita mo sa camera na siyang na-adapt ng inyong mga follower. Lahat po ay positibo. Sana po maunawaan natin. Nababahala lang po ako sa iba't ibang reaksyon at komento. Naway mga kaibigan, ang payo ko, kung mahal natin si Kabusiness, kung mahal po natin siya, lawakan lang natin ang ating pangunawa. Lawakan natin ang ating pangunawa, suportahan natin ang ganyang mga ginagawa dahil hindi naman nawawala ang pagtulong. Mainam lang na gawin niya ang kanyang mga vlog base sa kanyang sariling kakayahan, sa kanyang puso. Nang sa ganun ay pare-parehas tayong maging masaya. Masaya tayo bilang manunood, masaya tayo nakikita natin siya, at syempre masaya din siya na ginagawa niya ang kanyang part. Sa akin ngayon, mga kapatid, sobrang saya ko. Kahit ano ang gawin ko, lalo na nung nagkinuha niya ako bilang reactor, sobrang saya ko. So, inilalabas ko ang lahat ng aking talent. Nakakapag-reaction ako, nakakagawa ko ng pagtulong, nakakagawa ko ng food vlog. Kung anong pong titingnan yung aking feeds, umiikot ako. Minsan nga po, sumasayaw-sayaw pa ako kapag wala kong magawang content. Minsan, kumakanta-kanta pa ako. Bakit? Kasi, pag ang isang vlogger, dapat ilabas mo lahat ng galing mo para makapagpasaya ka ng tao. Ako po muli sa Taong Galang, mga kaibigan. Sa simpleng pahayag nito at dito po sa aking karanasan, naway nabugyan natin ng kaunting kaliwanagan ang mga taong naguguluhan ang isipan. Tandaan po natin, masarap pa rin po na ang iniidolo natin ay hayaan natin sa kanyang ginagawa upang mailabas niya ang kanyang puso at totoong damdamin sa ngalan ng pagpablog. Magandang araw mga kaibigan. Please do connect. Kabusiness Official, Kabusiness Family, suportahan din natin si Papa Dins. At nilalapit ko sa inyo, Thinking Buddy, napakagaling pong tao, napaka matulungin din pong tao. At syempre, napakabait po nito. Suportahan po natin Thinking Buddy. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat. Magandang araw, mga kapatid.